Makausap po natin ngayon naman si Nanay Julie Cerda. Ang kanyang reklamo, ang kanyang anak na sobrang pasaway. Nanay Julie, magandang umaga po, ma'am. Maganda po, Sir Paul po, umaga. Okay, ito pong anak ninyo ay minor, so hindi po natin pwedeng ipakita yung kanyang muka, direct, walang muka ng bata. Okay, anong klaseng pasaway po? Ano po kasi, sir, pag naglalaba po ako, naghanap ako ng paglaban sa geto. Pagdating ko po dito, wala na po siya, naiwan po lang dito yung dalawa kong anak, yung 9 years old saka 12 years old po. Saan po siya pupunta at ano pong ginagawa niya, ma'am? Sa mga kaibigan niya po, pati sa boyfriend niya, doon po rin siya po natutulog eh. Tapos pag sinasabihan ko po, hindi niya po pinapakinggan, sinisigawan niya po ako eh. 16 years old, natutulog sa boyfriend at kapag sinasaway niyo, sinisigawan ka pa. Eh talagang pasaway to, sobrang pasaway. Hindi po sir eh. Ah, meron po bang bisyo? Minsan po, nagtatagay po siya. Nanghuli ko na po yan. Okay. So gusto niyo ba ipa-assess natin sa DSWD kung anong narapat? Pag sinabi nilang i-rehab to, payag ba kayo? Dalhin sa center? Yung po nga sana para po, aso, yung po sana gusto ko sir, idol eh, kasi nga, ano eh, minsan minumura niyan ako eh. Nako. Ayan na si alias Jessa. Alias Jessa! Alias Jessa. Magandang umaga sa iyo, alias Jessa. Magandang umaga po. Okay. Bakit ka ganun sa mama mo? Sa mas, naamin ka po maalis po ako ng bahay. Kasi po ano po, doon po kasi nakakakain po ako. Dito po kasi ano, pansakto lang po sa mga kapatid ko yung pagkain nila. Hindi ata maganda idahilan dahil wala kang pagkain kaya ikaw ay maglalayas. That's not a good reason. Pwede mo naman kausapin mama mo or meron naman mga ibang pamamaraan na para ikaw ay makakain. Pwede ka lumapit sa iyong mga kamag-anak. Or pwede ka naman mag-part-time job at kukuha ka ng pahintulot sa nanay mo at kukuha ka ng pahintulot sa dole. Papayagan ka naman na mag-part-time job. 16 pa lang po kasi ako eh. Maski na. Marami ako alam ng mga 16 years old nagtatrabaho na. Part-time. With a consent from the parent. In this case, your mama. Kasi your mama is labandera siya. Tumulong ka na. Opo. Di ba? Opo. Pwede ba? Ganito, makikipag-deal ako sa iyo, ha? Gusto rin kitang tulungan, alias Jessa. Now, kasi kung hindi, mapipilitan kami, kasama si mama mo, ikaw iti-turn over sa DSWD at doon, nako, mas mahirap ang buhay doon sa totoo lang. Meaning, hindi ka na makakalabas-labas. Stricto sila doon. Of course, kailangan patupad nila yung mga patakaran na bawal lumabas, bawal manigarilyo, bawal uminom. O, di ba? Or, nandito ka lang sa labas, pero mag-behave ka na. Nay, sandali lang po, Jessa, ha? Okay. Nay. Sir Idol. Kayo po, labandera. Opo. Magkano pong kinikita nyo? 300 po, pero ngayon po wala muna kasi nga sa pandemic po, di pa muna ako pinapapunta ng mga suki ko eh. O, paano kayo nabubuhay? Mayroon po ako sinasabi po. Ano po? Okay. Ganito po, Nay. Hindi ko naintindi yung mga sinasabi. Pakit ayos yung signal na rin. Magpapadala po ako dyan sa ng groceries at pera sa inyo, okay? Salamat po, Sir Idol. Sige, padalan ko kayo ng groceries at pera ngayong araw din po ito. Alias Jessa. No po. May papangako mo. Ayan, magpapadala na ako ng mga groceries. Maraming groceries, bigas, pagkain, gulay, prutas, na hindi ka nalalabas. Pag lumabas ka pa rin, tatawagan ko na yung social welfare. Opo. Ito, makinig ka para makita mo na hindi kami nagbibiro. Miss Pamela Eblacas, Social Welfare Officer 1 ng DSWD Antipolo. Madam, magandang umaga po, madam. Good afternoon, sir. Ma'am, baka pwede niyo po ma'am i-assess na muna itong kalagayan nitong mag-ina na nahirapan na po itong labanderang nanay sa kanyang anak na medyo pasaway. Although nangako na po sa akin, magbabago, pero pakibantay lang po. In case na hindi po nagbago, pwede po bang maititurn over sa inyo? Papayag naman yung nanay na para dyan muna at maparihab.
Ganito sir, pwede naman pong personal na pumunta po dito yung nanay para at least po I can directly po na ma-assess po siya at kung kailangan naman po natin na pag-aralan po yung nanay at iba pa pong mga kamag-anak po ng nanay na pwede po nating ibigay po doon po muna yung custody po ng batang si Jessa. Si Jessa po ba? Jessa po, alias Jessa. Opo, 16 years old po, madam. Ah, sige, opo. So, ma'am, ganito, yan. Kapag hindi nagbago itong si alias Jessa, then sasamahan po namin dyan si nanay sa inyong tanggapan para kayo pong gagawa ng interview. Yes assessment. Po. Okay, ma'am. Sige po, yes, madam. Po, kayo pong hanapin namin. Salamat po, madam. Thank you. Okay. Alias Jessa. Alias Jessa. Opo. Narinig mo? Opo. Okay, pagbibigyan ka namin. So, pakabait ka na. Para hindi mo nagamitin dahilan na nagugutom ka, papadala ko ng mga groceries at pera. Okay? Pakabait ka na. Pag hindi ka nagpakabait, eh, DSW din bagsak mo. Okay? Opo, sir. Opo. Thank you. Thank you rin. Ma'am Julie. Sir po. Okay. Narinig mo naman pag pinag-usapan namin. Okay? Opo, sir. Sige, ma'am. Darating na po kami dyan. At pagbatiin ko kayo, hopefully, maging maayos ng buhay niyo. Okay, ma'am? Maraming salamat po, Idol. Walang anuman po. Magandang umaga po, madam. MJ, anong sabi ng mga netizens? Nako, Idol Rafi, mukhang sinakop na nga talaga natin itong internet, no? Sa halos 17,000 sa Facebook, 11,000 sa YouTube yung nanonood at libo-libong comment coming in. Eto, no? Hindi na nga gumagana itong LED wall natin dahil sa dami na nagkakomment kasi nilipat tayo rito. Sabi ni Sinay Daguna, oh my God, kawawa naman si nanay. Sobrang sakit sa isang ina kapag ang anak mo, di na nga nakakatulong sa magulang, sasagot-sagutin ka pa. At oh eto God. Pa, Idol, ano? Ang dami ni comment dito, di ba, ng kanilang mga cellphone number. Sabi pa nung iba, grabe yung anak ko, may sakit, may lupus. Puro ganun yung nakikita natin dito, Idol Rafi. Sana daw, sila na lang daw talaga yung matulungan kesa doon sa mga ganyang klase mga anak at hindi raw dahilan na hindi siya nakakain. Dahil gaya daw po na sabi mo, Idol Rafi, meron siya magagawa at magagawa niya ng paraan. Dahil meron siyang dalawang kamay, meron siyang dalawang paa. Yan ay ayon sa ating mga keyboard warrior. Balik sa inyo dyan sa studio, Idol Rafi.